Igan Babala sa mga bibili ng face shield. Kilatising buti ang inyong pagbibilhan. Isang reseller ng face shield ang nawalan ng mahigit 1,000,000 piso matapos ma-scam umano ng isang grupo ng supplier. At narito unang balita ni Jamie Santos. Inimbitahan ng Manila Police District ang isang grupo na naka-check-in sa isang hotel sa P.O. Campo Street sa Maynila. Ang grupo, itinimbre ng Pangasinan Police. Ang sinasabi na yung mga kamag-anak nila na nandiyan pa sa Orchids, no, na hanggang ngayon naka-check-in dyan at hinihintay yung, ano, yung mga supply na nakapagbigay na ng pera. Yung mga taga Pangasinan, no, na complainant. Ngayon, to verify the ano, yung information, so pumunta doon yung ano, yung ating mga police to verify nga yung kung may insidente talaga ganun na naka-check-in yung mga complainant kasama yung sinasabi nilang pinagbigyan nila ng pera, no. At positive nga, no, na nandun yung mga complainants. Yung almost 10 complainants yun, no? Group of complainants. May mga dumating ding mga nagre-reklamo sa MPD headquarters. Mahigit 1.8 million pesos daw ang naibigay ng isa sa complainant pero walang face shield na naipakita. Kwento ni Vanessa Abejo na kilala niya sa social media ang isang nagpakilalang Kim. Dito nabuo ang transaksyon nila sa face shield hanggang paluwasin sila sa Maynila. Ang dami hong tao, crowd talaga po. So nilatag namin per bundle. Binilang yung bundle. So na yan, nabilang na 1,850,000. Naghinala na raw sila ng kalaunan. Sinabi ni Kim na wala pa silang stock. Nagkakaproblema raw sa lugar dahil di kasha ang truck. Na bukas na lang daw. So sabi, Wednesday. So sabi ko, ano ba yan? Monday pa lang nag-aas na kami ng refund. So sige, pagbigyan. Pagbigyan ulit. So kagabi kami nag-meeting, no? Wednesday ngayon. Sabi, antayin lang daw. Hindi daw po kami aabutin na ng hapon dito sa Manila. From there, yun na ho yung nangyari. Ito na ho. Wala pa rin pong stocks. Chinap-chap na po yung pera. Kinuha na yung komisyon ng tatlo. So pag-akyat, ang dala na lang is 1,550,000. Until such time na sinabi na namin na kailangan na namin ng mapaglabasan ng problema. Nakuha sa grupo ang isang money counting machine. Sabi ng grupo, biktima lang din sila dahil may ibang tao raw na nagpa-deposito na sa kanila ng pera. Simula August 15, kailangang nakasuot ng face shield sa mga pampublikong sasakyan at trabaho. Simula nung nag-in-demand itong face shield, no, marami ng insidenteng ganito na naloko yung bibili, naloko yung ano. So payo lang natin sa ating mga kababayan na gustong kumita, talaga namang tignan kung talagang legitimate yung kanilang kinukunan. At of course, huwag kagad-agad magbibigay ng pera. Ito ang unang balita. Jamie Santos, buong puso para sa Pilipino.